Wala kami. Ayan. Isang maganda-magandang umaga po uli sa atin lahat. Napakaswerte at napaka anong tawag dito. Tayo ay natutuwa sa pagdating ng isang OFW natin na galing ng Saudi Arabia. Ito po yung mga na-interview natin ng mga nakaraan sa ating programa mula dyan sa Sampilak. Ano? Ang pangalan po nito, kung matatandaan ninyo, si Mr. Jonathan Helacio. Yun, tama. Jonathan Pascual Helacio, yun. Diba? So, magandang-magandang araw sa iyo, Mr. Jonathan. Magandang araw sa iyo, Jonathan. Magandang araw din po. Lapit mo yung mic mo, Jonathan. Yan, magandang araw sa iyo, Jonathan. Magandang araw din po. Okay. So, pwede bang ano, kailan ka ba dumating, Jonathan? Noong 20 po. Itong January 20? Opo. Kararating mo lang yan. At ngayon po ay January 22, hindi ako magkakamali, o dalawang araw ko nang nandito. Opo. Oo. So, Jonathan, nung nai-interview ka namin nung nasa Saudi Arabia ka pa lang, ay medyo malungkot ang balita, ano, sa'yo. Opo, dahil nga po eh, may sakit na, wala pang sahod. Oo, nagkasakit ka doon. Opo, nang yung dito po sa acidic ko po, nang dalawang buwan din po yun. Oo, dahil siguro yung pag-inom yun ng tubig, ano? Opo. Ulang kayo sa tubig talaga na yung... Yung fresh ba? Kasi siyempre sa Saudi, medyo hirap sa tubig sa yung fresh talaga. Ganun ba yun? Opo, kasi ito po ang minsan, binibili po ang tubig doon. Oo, kaya lang mahal. Eh, tapos wala kang sweldo. Wala pong sweldo, wala pong pambili. Oo. So, kwento mo muna na maiksa yung very brief lang na bakit ka nakarating sa Saudi Arabia? Dahil po nag-apply po din ako ng dito sa Dream Fame po. Dream Fame, yan ah. So, Dream Fame yan. Tapos? Inoperan po ako ng bali 1-8 plus 2 para sa makapunta lang. Pumayag po ako. So, nagkapirmahan kayo ng kontrata? Opo. At nagbayad din ako ng 20,000 plus yung medical ko. Yun. At lahat yun, ibinigay ko sa kanila. Hindi. Dahil yung 1-8 plus 2 na ibinigay nila sa akin, okay na sa akin yun. Dahil... mababawi ko na lang po doon. Kaya lang. Pagdating mo doon? Pagdating ko po doon, hindi ko po alam na 1-2 lang po ang sahod ko. Sa amin pa ang pagkain. Pero doon sa kontrata, sa usapan ninyo, magkano dapat ang sweldo? 1-8 plus 2 po. 1-8. So nakita mo ba yun sa kontrata? Kasi sa kontrata mo ata parang nagkaroon ng problema. Yun sa tungkol po sa kontrata ko. Wala po nakalagay yung sahod ko doon ng 1-8 plus 2. Kasi po yung pinirmahan ko sa agency po ng Dream Team na yan, hindi po yung ibinigay sa akin na dinala namin sa aming company sa Saudi po. Yun. So, pero ikaw, yung 1-8 mo, pinirmahan mo ito, di ba? Opo. Pinirmahan mo ito na 1-8 doon sa Dream Team ba yan? Opo. So, pagkatapos... pagdating ko po doon, nandito kami sa airport, yung binigay sa amin yung kontrata na yan... Hindi mo nahawakan yung kontrata nung pagkapirma mo. Nahawakan ko na po. Kaya lang, akala ko po yung kontrata po nun yun. Yung pinirmahan ko po dito sa Dream Team na yan, sa opisina po nila. Kasi bago nila ibigay po ko yung kasing envelope na yan, yung nakapasok ko na. Hindi mo na mabubuklat nun. Pagdating ko dun sa Saudi, nung one day pa lang kami, tinignan ko yung kontrata ko, wala na ba walang nakalagay na sahod dun. Tapos hanggang sa nagpirmahan kami dun sa Saudi ng Arabic lahat, hindi ko naman po maintindihan. Yun ang mga dapat natin titingnan din. Kasi dapat ang kontrata naka-translate into English. Dito, wala. Wala po. Okay. So, kasi umalis ka dito 2012 ng November. Opo, 2012. So, baka magkaiyakan pa tayo. hindi ka naiiyak. So, pagdating mo doon, wala ka na nagawa. Dahil nandun sa kontrata yan, ano? Wala na po akong nagawa nun dahil hindi ko po na... Meron po sana akong magagawa nung... pagkalipas ng isang buwan sana at makikita ko po yung sahod ko. Kahit mahirap sana yung sahod ko, basta natupad yung trabaho ko, basta natupad lang yung pinirma kong kontrata, ayos lang po sa akin. Kaya lang po, ang masakit po doon, saka ko lang nakita yung sahod ko noong 1-2, noong 4 na buwan na ako. Kasi puro 200 lang po ang binibigay. So hindi ka pa si pinapasweldohan ng maayos? Hindi pa po. Nung nakita ko na po na 1-2 lang ang sahod ko, noong 4 na buwan na kami, tumawag po ako sa agency po namin. Okay. Ang sabi? Sabi ko, bakit ganito ang sahod ko? And sabi naman ng Dream Team na tatawagan daw yung amo ko at sabihin daw yung... hanggang ngayon, nung pangalawang taon ko, hindi ko na makontakt.
Hanggang sa ngayon, wala na po. Mm-hmm. So, sa kanya mo lang, ano, ayan. Tapos, ngayon ay, hindi rin maganda yung pagpapasahod nila. Bukod sa, lugi ka na sa 1-2, hindi ka pa rin nila pinasahod ng maayos. Ganun opo, ba yun? At saka talagang, mula sa pool talaga, hindi maayos na talaga yung kahitnan namin po doon. Mas lalo-lalo na po sa sahod namin. Mm-hmm. So, de, pumayag ka na kasi 2012, 2013, ano? Opo. Ilang, kailang buwan ka lang na trabaho? Bali, 22 months po ako nagtrabaho po doon. So, 22 months, ayun. Puro ganun ang sweldo? Walang magandang sweldo? Wala po sweldo. Talaga. May yung sahod po doon, sasahod ka ngayon. Alin? Tapos, 2 buwan na naman di ka sasahod. Hanggang na, eh, wala kang may papadala po talaga. Hanggang sa may makuha ka lang doon. Yan. So, et, alisin, tapos, ano nangyari after? Ano nangyari after? Yung nangyari pong ganun, nung itong mga kasamahan ko, lahat-lahat na yata kaming Pilipino doon, na talagang wala na talagang makain talaga, puro trabaho na lang. Puro doon sa, anong age, anong ano yan, anong employer mo, anong pangalan ng inyong company? Yung Pawas Suliman Aldandani. O, Pawas Al, ano? Aldandani. Pawas Aldandani. Ayan, tandaan po natin. Sa mga umaalis po, tandaan natin itong pangalan nito. Huwag niyong na huwag niyong pupuntahan. Nako. O sige, tapos, ilang kayo nandun na ganun? Alos kaming, 11 pa kaming Pilipino po doon. 11 Pilipino? Opo. Mm-mm. Pero yung isa kasi yung Pilipino na yun, eh, galing po ng bakasyon yung naiwan po. Mm-hmm. At tapos kaming 10 po, talagang pumunta na kami doon sa Sampilak po. Mm-hmm. At sabi naman po ni Ma'am Mila na kailangan i-surrender muna kami sa Diyawas at makulong. Ngayon nakulong po, ka? Opo, nakulong po kami ng 3 araw. At sabi tatlong araw. Po ng Diyawas at lumabas kayo at dahil wala naman kayong ayong kaso. Kaso, oh, tama. Pero teka, may Mila kang binanggit eh. Ito po yung lagi natin binabanggit at pinasasalamatan, si Miss Mila Lapus. Paano mo nalaman ang Sampilak? Asang, kasi dahil sa naririnig po namin na maraming natutulungan ng samahang Sampilak, lalo-lalo na yung 19 po, na ganun din ng problema na kaya po namin nakaraan. Pero marami din po nagsasabi na ewan ko po kung ano naman ang gusto nilang mangyari. Pero nung nandun na kami sa Sampilak, nalaman po namin ang totoo na ang Sampilak pala ang kumupkup sa 19 na yan. Mm-hmm. Tapos meron pa yung yan, si mga guardians dyan, eh, hindi naman ko kasi kayo sinisiraan dahil guardians naman po ako. Mm-hmm. Kaya lang po mali, kung gusto mo talaga makatulong, eh tulong-tulong. Mm-hmm. Hindi yung, wala naman involved na pera dyan eh, di ba? Bakit sinisiraan ang Sampilak? Yun, eh ganoon talaga tayong mga Pinoy, alam mo ba yun? Anyway, so ilang kayo nakabalik ngayon dito sa Pilipinas? Sa awa ng Diyos po, eh, 2 pa lang kami. 2 pa lang kayo, yung iba... Hindi yung pa maayos po, yung... Parang ayaw kausapin po ng amo namin. Mm-hmm. Kaya ang may hearing po sila sa February 2 po. So kayo clear na talaga, kaya kayo nakauwi na. Kasi kung hindi kayo cleared, eh ibig sabihin, hindi pa kayo pauuwiin. Ay, opo. Clear na po kami talaga dahil sa tulong din ng mga taga-embassy, yung interpreter natin na si... O kung si... sir, pasensya ka na, nakalimutan yung pangalan mo. Salamat po dahil ikaw yung naging fan namin. Oo, ikaw, siya. Okay, so, sa ngayon, anong plano mo? Ang plano ko po sana ngayon, eh, makuha ko po yung dapat makuha ko po dahil yun po naman ang pinaghirapan ko talaga. Oo. At saka... Tsaka yung ang pinatatakan ko yung pamasahe mo, eh. Ikaw na ba masahe? Opo. Ikaw nagbayad? Sa amin po ang pamasahe po. Mm. Kaya nga. So, tingnan natin kung anong magagawa natin dyan. Siyempre, miyembro ka ng OWA at plus tapos siya po ay naka-insurance. So, titingnan natin kung paano yung mga magagawa natin para dyan. Siguro, Ami, pwede, baka pwede mo patawagan din. Tatawagan natin sandali-sandali lamang. Ano. Stop mo muna, Alin. Stop mo muna. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, kulog buwan-buwan, kayang-kaya.
kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Kahit saan, anig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Kamay na kalahan, kukupin kayo. Kahit na anong oras, maaasahan nyo. Di maling ka na, lahat ng sakuna. Matampanan lamang ang servisyo. Manggagawang Pilipino nasa ibang bansa, taus-puso kami maglilingkod sa inyo. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao. Hawak kamay kami mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay gumago, ipatutupad namin. Sinong pa ang tungkulin ang tanggapa ng OWA? Di kayo bibiguin. Kaya OWA ang mahal, ikaw lamang ang tanging tanggapan na maaasahan, na magtatanggol at magsasanggala sa manggagawang Pilipino.
eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest ng affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest ng affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman! Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.